Ayan Los Baños mula sa Phnom Penh, Cambodia. Mean, sino-sino ulit yung mga leader na nakausap ng Pangulo sa sidelines ng ASEAN Summit at ano-ano yung mga napag-usapan? Pero bukod nga sa mga serye ng meeting na dinaluhan kahapon ng Pangulo ay back-to-back bilateral meetings ang kanya ring dinaluhan. Kasama na dyan yung kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh, and then kagabi natuloy din yung kay Cambodian Prime Minister Hun Sen. Umpisa natin sa kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh na pag-usapan, Cheryl, yung pagpapalakas ba ng bilateral relations ng dalawang bansa, particularly sa usapin ng trade, dahil kung matatandaan natin, Cheryl, malaking partner ng Pilipinas ang Vietnam, lalo pagdating sa food security, dahil 90% ng ating rice imports ay nagmumula sa Vietnam. Kasama rin na pag-usapan dyan ng ilang issue sa seguridad. And then after which, 30 to 45 minutes lang daw yan, wide-ranging yung mga issues na kanilang napag-usapan. At dito naman sa Cambodian President, Prime Minister Hun Sen, na pag-usapan yung crisis sa Myanmar. Nasa Pilipinas pa lang, Cheryl, sinasabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto niya talagang mapag-usapan at magkaroon daw sana ng agreement ang ASEAN tungkol nga sa kung paano haharapin at i-deal itong military junta sa Myanmar. At nagkasundo raw si Pangulong Bongbong Marcos at si Cambodian Prime Minister Hun Sen na ang solusyon sa ngayon, mas mahaba pang pasensya at tignan kung anong pwedeng magawa ng ASEAN. Kung matatandaan kasi natin, Cheryl, merong 5-point consensus na na unang na-draft ang ASEAN. Kasama na dyan ang pagpapatigil ng hostilities at kaguluhan sa Myanmar. At titignan natin, kasi kaninang around 8:50, nagkaroon ng ASEAN Summit Plenary. Kung doon sa plenary na yon ay dadalo ang lahat ng leader ng ASEAN, 10 bansa, kung napag-usapan yung crisis sa Myanmar. Kasama na rin siya yun sa napag-usapan ni PBBM at Cambodian Prime Minister Hun Sen yung problema ang kinakaharap ng dalawang bansa sa dahil o bunsod na rin ang gera sa Ukraine at Russia. Cheryl? Natalakay na ba yung agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea, Mayan? Cheryl, yan ang inaabangan nating update kasi yung unang plenary nangyari nga kanina. So supposedly kung maglalahad ng posisyon si Pangulong Bongbong Marcos ay baka doon, wala pa ako talagang detalye, naghihintay tayo. Pero titignan natin kung doon niya nailahad yung posisyon ng Pilipinas sa unang plenary kanina. Maya-maya makakakuha na tayo ng posisyon ay ng update dyan. Pero doon sa meeting niya kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh, hindi raw direktang napag-usapan yung sinasabi ni Pangulong Marcos na malinaw na code of conduct. Pero ang napagkasundoan daw ng dalawang leader ng bansa, ang palakasin pa yung bilateral relations at saka daw pwedeng pag-usapan. Prerequisite daw yan yung malakas na bilateral relations para mapag-usapan yung mas sensitibong mga issue gaya na lamang ng agawan ng teritoryo. Tandaan natin, Cheryl, marami, at least 5 sa mga members ng ASEAN ay claimant dyan sa mga disputed territory sa West Philippine Sea, Cheryl. Ano-ano pa ang mga nakaschedule na meeting ng Pangulo dyan? Dahil hanggang Linggo pa kayo, di ba? Tama, Cheryl, hanggang Linggo pa siya dito. Nasa day 2 pa lamang tayo at may listahan ako, ha? May kundi ko ng kanyang mga pupuntahan. Aside from the opening ceremony kanina pa lang kasi talaga yung formal opening ng ASEAN Summit kasama ng Pangulo dyan, siya, first day siya, si Zara Neta. And then after that, photo exhibition ng Cambodia's contribution to ASEAN. And then, yung sabi ko sa iyo kanina, 8:50 kaninang umaga dito sa Phnom Penh, pero dyan 9:50 yun, ASEAN Summit na recession. So medyo alamin natin anong mismong napag-usapan dyan. And then, mamayang hapon, China Summit. And then, 3 o'clock, Republic of Korea Summit. Iwalay kasi yan, gentlemen. Yan yung ASEAN plus 3 countries na sinasabi. And then, around 4 o'clock, yung United Nations Summit. So, sunod-sunod talaga yung mga meetings ng Pangulo. At halos lahat nung nandun sa schedule, sinupuntahan niya talaga, gentlemen. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.